Sinagot ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang hamon ni dating Senador Antonio Trillanes na pumirma ng bank waiver. Ayon sa dating Pangulo, pipirma siya ng bank waiver kung hindi lang siya ang gagawa nito. Lahat ng gusto kong ituro dyan, ayon kay former President Duterte nang tanungin kung sino ang gusto niyang kasabay na pumirma ng bank waiver. Hinamon ni Trillanes na pumirma ng bank waiver si Duterte sa House Quadcom hearing nitong November, pero ginawa na niya ito noon pang 2016 at ni isa wala siyang napatunayan. Gayunpaman, bakit hihilingin kay Duterte ang kanyang bank statement e resource person lamang siya sa nasabing hearing at wala naman utos ang korte na gawin ito ng dating Pangulo? Ngayon ito na ang pangatlong hamon ng mga Duterte sa House of Crooks, una mag-open book ukol sa MOOE nila, ang mga ginastos at pinagamitan ng kanilang nakukuhang pondo. Pangalawa ay ang drug test sa lahat ng mambabatas at tatakbong politiko sa darating na eleksyon. Ang pangatlo ay itong sabay-sabay na mag-open ng bank accounts, so, paano na yan lahat ng gusto nilang gawin ng mga Duterte ay bumabalik sa kanila? Ayon nga sa komento ng ex-Air Force Commander na si Romeo V. Pequis na pinagtatawanan ang sulat ni Trillanes noong 2017 ay, "Guess what's wrong with this letter? Maangas na ang dating mali-mali pa. PMA graduate na, Senator of the Republic with lots of consultants pa." Nakupo, magagalit si Ms. Salinas, ang PMA English 101 teacher namin yan. No wonder this wimp of a guy is not being taken seriously even by us his fellow PMAers. Give me Kool-Aid, please. Ang issue na ito ay binigyan din ng komento ni Joy Cruz dahil aniya ay, "Let us put aside, expeditiously action, in this letter of Trilling." Kagaya nga ng sinabi ko sa live, malamang sa malamang yung mga bank accounts and transactions na print-isent ni Trillanes ay galing sa Suspicious Transaction Reporting, to AMLC. Bakit ko alam, naka-Excel sheet kasi. Ang hindi pinaliwanag ni Trillanes, ang mga financial transactions ng politically exposed person ay talagang mapaflag sa AMLC as part of regular reporting. Regulatory requirement yan. Politically exposed person or PEP refers to an individual who is or has been entrusted with prominent public position in 1. The Philippines with substantial authority over policy, operations or the use or allocation of government-owned resources, 2. A foreign state, or 3. An international organization. In short, ang may flag transaction ay hindi lang sa mga Duterte. Si Larissa De Lima, Makabayad Block, mga crocs sa HOR at lahat ng politiko ay may mga flag transactions bilang PEPs. This is done so that the information is at arm's length whenever PEPs are involved in any controversial issue rendering them unexplainably wealthy. Ang hindi pinakita ng asong ulol ay yung justification ng transaction ng mga Duterte which very likely is included in the reporting, example source of funds. Kung wala kasi yun, inimbestigahan na sila ng AMLC in an instant. Source of fund is provided at bank level and if it satisfies the financial institution, the transaction is allowed as usual. Ang klaro dito, una, confidential at hindi nilalabas ang STR details sa public. Pero nakuha niya ito nung time na senador siya. Mali ito pero dito marahil kumuha ng kapal ng mukha ang HOR para mapilit na ma-disclose ng COA ang CF spending ni Inday. Pangalawa, ang flag transaction sa AMLC ay hindi incriminating kung ito ay may proper justification na omitted naman ng asong ulol sa expose niya. Di na niya yun sinabi sa atin, and pangatlo, lahat ng politiko, as in lahat, may flag transaction including Trillanes himself dahil naging public official siya. Ginugoyo lang ni Trillanes lahat ng pwede pa niyang mag-oyo. Pero di lahat ng tao kasing tanga ni Tonyo. Tigilan na yung account-account na yan. Samantala ang isyong ito ay binigyan naman ng comment, reaction ng well-known influencer na si JelanTV17. Panuuri ng full video para sa iba pang detalye na magsisimula naman pagkatapos ng maiksing intro. Decision nyo sa bank waiver, pipirma po ba kayo ng bank waiver? Lahat. Hindi lang ako. What do you mean lahat? Lahat. As in lahat. Sino po? Sino-sino po?
Lahat na gusto kong ituro dyan, pati yung nakaupo doon sa harap ko. So may kondisyon ko, kailangan ko? Bakit ako lang? Makita talaga ng tao ko yan. Tama naman yun, mga kabayan. Dapat lahat ay pumirma, no? Dapat lahat kayo pumirma diyan at nang lumabas lahat ng baho ninyo, mga congressman kayo. O, kita nyo, mga kabayan, ang ating pangulo at ang ating vice president, no? Kita nyo. Napaka-sweet moment, mga kabayan, kahit nagbabatuhan itong dalwanto ng mga salita. But anyway, mga kabayan, no? Na-dominate ni Pangulong Duterte yung, Congress. Akala ko ba, hindi nila hayaan na, pero in fairness, no? In fairness naman, mga kabayan, kay Barbers, talagang gusto niya ay maging maganda kahit yung mga mga kabayan, yung mga ibang kongresista. Kita niyo si Abante, 'di ba? Napakatapang niya noon. Si Paduano, mga kabayan, mga hanggang simula lang pala sila, mga kabayan, na magtitigas-tigasan. Hindi pa rin umubra dito kay Pangulong Duterte, mga kabayan, ano? The last man is standing, no, sa Congress. Ayaw na nung mga kongresista. Ganyan kalupit, mga kabayan. Hindi tayo nagkamali talaga na sinuportahan natin, mga kabayan, ng Duterte, no, nung panahon ng campaign. Kaya hindi tayo nagkamali, mga kabayan, at ganun din sa kanyang anak, no. Hindi tayo nagkamali na suportahan tong dalawang naging mataas na official sa gobyerno. Nako, mga kabayan, sana, no, dumating yung panahon na ang mamuno ulit ay Duterte, mga kabayan. Kita naman natin na yung mga ginagawa lang naman diyan, kumbaga, hindi natin masabi, mga kabayan, na parang itong mga congressman, bigla silang nag-shift, no? Biglang nag-shift, mga kabayan, nung dumating si Pangulong Duterte. Yung iba, nagpa-appreciate ng nagawa ni Pangulong Duterte, pabor, diba? Si Abante, si Dan Fernandez. Ang dami pa, mga congressman, mga kabayan, na mapapansin mo, yung dininig na, nung nagdinig na ng hearing, hindi katulad nung wala si Pangulong Duterte, mga kabayan. Kahit i-review nyo yung napakahabang live, mga kabayan, mapapansin nyo yung shifting ng nung kanilang mga pananalita, no? Nag-iba ang kita nyo si si Brusas ba yan, mga kabayan? Kita nung sinuplak ni Pangulong Duterte, tahimik man din. Suspended ang hearing. Kita mo yan? Wala, mga kabayan. Hindi sila papasa kay Pangulong Duterte. Good luck sa inyo. May susunod pang hearing. Ewan ko lang kung haatin ulit si Pangulong Duterte. Nabigla nga tayo, mga kabayan, kung haatin siya o hindi. Kung matutuloy, di ba? Kasi natin dito na hindi matutuloy. Pero anyway, yun, mga kabayan, natuloy, no? Biglaan. We do not cooperate with the ICC. That is the position of this government. Hindi naman kami haharang doon sa mga ICC. Hindi lang kami tutulong. Kasi mangaling nito ni Bonita. Ngunit kung pumapayag siya na makipag-usap siya o magpa-imbestiga siya sa ICC, nasa kanya yun. Wala na kaming desisyon doon. We have obligations to Interpol. We have to We'll see. Alam ninyo, mga kabayan, na tuwi na lang magpapa-interview itong ating pangulo, laging yung salita niya, sinusuplak din ang salita niya. Alam mo 'yan, mga kabayan? Wala talaga tayong kabilib-bilib din sa taong ari. Ewan ko ba, mga kabayan? Dati idol ko 'tong apak na 'to, tayo bilib na bilib, but totoo nga, napakagaling magsalita, mga kabayan. Ako'y surang-sura na talaga din sa presidente natin. Bakit kaya garner rin taong are? Yung mga sinasabi niya, kinukontra din ang kanyang mga sinasabi. Naalala niyo yung in-interview to? Na hindi natin naalaw yung ICC dito kasi wala silang jurisdiction. Bakit na rin ngapak na rin? Sorry, mga kabayan. Tayo'y nakakapagsalita ng hindi magaganda sa ating Pangulo. Pero dapat alam nito yung kanyang mga pinagsasabi. Kung ako sa'yo, Mr. President, magandang payo ko sa iyo. Yung spokesperson mo na lang ang magsalita para sa'yo. Kasi baka yun yung matinong-tinupang magsalita. Tuwing na lang ariya magbibigay ng statement, mga kabayan, sa interview. Napakalayo ng mga pinagsasabi. Laging contradicting sa kanyang mga unang sinabi. Nakaka-rume.